At kaugnay ng pagpangalan ni Pangulong Duterte sa limang police generals, may retired po doon, protector umano ng mga drug syndicate. Makakapanayam natin si Attorney Nilo Divina, ang dekano ng Faculty of Civil Law ng University of Santo Tomas. Magandang umaga sa inyo, Dean Divina. Good morning also, Howie. So anong reaction nyo nung narinig nyo itong si Pangulong Duterte na nag-identify sa publiko ng limang police generals, three of them active, two of them retired? Ako, what came to my mind right away are three points. Now, first, the right of the president to say it, whether or not the president has the right to say it. Second, the right of the generals to respond to this accusation. Mm-hmm. And third, how we, the public, should perceive or construe the accusation. First, accusation is not synonymous with guilt. Mm-hmm. So just because the president made the accusation doesn't mean that these five generals are already guilty. No? Mm-hmm. So I think the president must have a basis for saying that. Mm-hmm. We presume that he has a basis for saying that. But whether or not his basis is enough to warrant a conviction or adverse mm-hmm. judgment against the general is a different story. No? So while he may have the right to say that, we have to respect also the right of the generals to respond to these charges. And we as the public should not rush into judgment. We should not conclude right away, just because the president said it, no, that these generals are already guilty. No? Okay, pero siyempre unavoidable din yung ganong epekto. Ang pangulo yan, he's very popular, may mandate siya, bagong upo, may honeymoon period. Usually, people will believe what he says. Mm-hmm. Eh, mukhang yung sa statement niya, parang nahatulan eh. Mm-hmm. He didn't say alleged, he didn't call them suspects, he didn't even say... Mm-hmm. There's, wala pang nalaman natin, namin na wala pang formal na investigasyon. Mm-hmm. Yung Napolcom na interview namin kahapon, ay wala pa raw sila natatanggap na ebidensya. Is there anything wrong with this process, legally? Legally kasi under the Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Mm-hmm. So life, liberty, and property. Mm-hmm. So at this point, they're not being deprived yet of any life, liberty, or property. No? Mm-hmm. Now, due process means two things, substantive due process and procedural due process. Mm-hmm. Pag sinabi substantive, kailangan may basehan. No? Mm-hmm. Yung procedural due process, may ibig sabihin niyan, the right to be heard. You should not be condemned, no, without being given the right to be heard, no. Mm-hmm. So we should not condemn the generals because they have not been given the right to be heard, no. Mm-hmm. So palagi sinasabi ko, yung sinasabi ni President Duterte, eh, hindi naman yan dapat paniwalaan agad ng taong bayan, no. Kailangan maging discerning tayo kung ito ba, after we have given these generals the right to be heard, kung ano talaga ang totoo, ang akusasyon ng presidente or ang ebidensya papakita pag nagkaroon ng... Okay, pero medyo mabigat po yun. Kung sinasabi niya, huwag dapat paniwalaan ang Pangulo. No, I didn't say that. I said kaagad. That, I said that the accusation is not synonymous with guilt. Okay. Because we have to give this general the right to be heard. Okay. But you're a lawyer and a law school dean talking. So, nakaka-discern kayo sa isip niyo. No? Ako, I'm speaking maybe like any other viewer, pag narinig ko yung Pangulo, ibigyan mo ng kredibilidad yung kanyang sinasabi. Parang sinasabi nyo, sanili, don't rush to a conclusion na tama agad yung Pangulo. Okay. Pag sinasabing due process, kung sinunod talaga yung itong concept ng due process, was there an alternative way for the president to handle it? But, well, some people do it differently, different strokes for different folks. Mm-hmm. Now, some may let the court, the case take its ordinary course, no? Mag-file ng complaints sa fiscal, mag-file ng admin complaints sa Napolcom, tapos magkaroon ng hearing, tapos pag may judgment, nasa ka ilabas kung ano yung resulta ng judgment. No? May iba naman, para magkaroon ng dramatic effect, gagawa ng akusasyon, no? Tapos sa gawang gagawa ng hearing. Okay, nakatanggap kami ng text message, no? Galing kay Communication Secretary Martin Andanar. Ang sabi niya, hindi raw maglalabas ng ebidensya ang palasyo dahil posible raw na magkaroon ng prejudice sa kaso. Hmm. So, ano po ba ang rules ng ebidensya pagdating sa usaping ganyan ito? Pag administrative lang, let's say may complaint sa Napocom o relieves sila sa duty, ang ebidensya lang ay substantial evidence. Mm-hmm. Pag criminal naman, as you know, is proof beyond reasonable doubt. So, if they will be relieved from their duties, no, ang evidence na kailangan dyan, eh, substantial evidence lang. Kung kakasuhan sila later on for conspiracy, no, with the drug lords, or drug pushers, drug users, no, kailangan dyan proof beyond reasonable doubt. Okay, ano naman yung mga karapatan ng mga idinadawit na mga general, itong mga PNP officials?
pag nagkaroon ng hearing, parang I read this morning that General De La Rosa said that they will have to face the music, which means that there will be a hearing. Mm-hmm. So in that hearing, they have to present all the evidence. No? Now, kung halimbawa walang hearing, ayun ang mabigat. Kasi sa pananaw na ng taong bayan, eh, parang meron na silang liability. No? Kung walang hearing na gagawin ng PNP, eh sila yung may karapatan na na ilabas naman sa taong bayan ang kanilang side, no? Na wala silang pananagutan, wala silang liability dahil dito, dahil dyan. No? Okay, ngayon, una na nga nagpahayag ang Pangulo. Hindi kaya, this might be more of a political question, no? Pero hindi kaya may pressure ngayon dito sa investigators to prove the president right? Kasi paano nga kung kulang ebidensya o kung walang ebidensya? Kasi hindi pa naman nag-uumpisa yung formal investigation. Maari pa bang sabihin ng mga investigators na walang ebidensya? Eh, mukhang in the eyes of the public, parang nahatulan na eh. Oh, well, obviously may pressure na dahil sinabi niya ang presidente na itong five generals ay guilty, no? May pressure sa investigador. Pero kung ebidensya naman na pakita ng limang general ay mabigat, no? This evidence, if it can stand on its own, no? Well, if it's superior and overwhelming, can rebut that... Mm-hmm. But could overcome the pressure on the part of the investigators. Of course. But if... I'm speaking like a lawyer. Of course, kung mabigat nga ebidensya, there's the other possibility kung hindi nga mabigat ang ebidensya. Ano kaya ang scenario, no? Kung halimbawa, hindi mabigat ang ebidensya, hindi overwhelming evidence ng mga generals, no? In all likelihood, the investigators will have to take the side of the president, no? Okay, kung sakaling tama nga ang Pangulo, tama yung mga allegation. So, can this be a accepted modus operandi? I mean, ito pwede niyong ituro sa inyong mga estudyante sa law school na itong mga opisyal ng gobyerno, pwede magpahayag ng mga pangalan bago pa nag-uumpisa ang mga investigasyon? Well, from the moral and legal standpoint, the end can never justify the means, no? Kahit ang end mo ay maganda, noble, kung ang means naman ay hindi maganda, eh hindi naman tama yan. Kailangan both the end and the means must be legally and morally sound, no? Now, also, but differently also, you have different strokes for different folks, eh. Mm-hmm. Kanya-kanyang style yan, no? Kanya-kanyang pamamaraan. Ang importante sa ating taong bayan, eh, huwag tayong mag-rush ng judgment, no? So, siguro may basihan ng presidente for saying this, but we, the public, should not rush into judgment. Meaning, wait for the investigation. So these generals should still be considered innocent until proven guilty? That's what the Constitution says. Everyone is innocent until proven otherwise. Okay, pero ang nireklamo nga nila, they've already been tried through publicity. Oh, yun ang nireklamo ng ating mga generals. No? Kaya mayroon silang karapatan ngayon, their right and their duty to prove it otherwise. No? Okay, maraming salamat po sa inyong perspective, Attorney Nilo Divina, ang dekano ng UST Faculty of Civil Law. Thank you, sir. Thank you.